Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Pangulong Duterte, natatakot na sa banta ng China tungkol sa giyera. Maraming mga Pilipino ang hindi pa sapat ang kaalaman kung anong kayang gawin ng bansang China sa mga karatig bansa nito, lalong-lalo na ang Pilipinas. Kung magkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig o World War III. Kaya naman, si Pangulong Duterte ay tila nakikisakay at binabasa ang takbo ng giyera upang maging neutral at hindi makuha ang atensyon ng Russia at China. Noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino ay ipinaglaban niya ang West Philippine Sea laban sa China at dinala niya sa International Tribunal Court ang kaso sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman, dito nagsimula na ang hiduwaan ng Pilipinas at China sa ilalim ng administrasyon ni Aquino sa tulong ng Amerika. At noong July 12, 2016, pagkatapos ng 3 taon na pagsampa ng kaso ng Pilipinas sa China tungkol sa pinag-aagawang teritoryo ay naglabas na ng hatol ang International Tribunal Court na walang legal na basihan ang China upang angkinin ang buong West Philippine Sea. Ngunit pinanindigan ng China at hindi nila kinikilala ang inilabas na hatol ng International Tribunal Court at hanggang ngayon sa kasalukuyan ay patuloy silang nagpapatrolya at gumagawa ng mga instruktura at military base sa mga isla. Noong umupo si Pangulong Duterte bilang Pangulo ay tila medyo nag-iba na ang ihip ng hangin sa pinag-aagawang teritoryo na inaangkin ng China na nagpapakita na hindi talaga kaya ng Pilipinas kung magkakaroon ng giyera laban sa China. China is claiming it, we are claiming it. China has the arms, we do not have it. So it's simple as that. They are in a possession of the property. It has nothing to do with the Philippine laws on property. So, what can we do? We have to go to the war. I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil ako dyan. Sabihin ko sa inyo, and I'm willing to admit it. Talagang inutil ako dyan. Wala akong magawa. Kaya naman, ngayon sa kasalukuyan, alam ni President Duterte ang nakaraan na hiduwaan ng China at Pilipinas. At ngayon, marami na rin na natuklasan na itinatayong mga military base ang China sa mga isla malapit sa Pilipinas. Mag-focus tayo ngayong 2022. Bakit nga ba delikado na kalabanin ng China ngayong panahon ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia? Ang China ay isa sa pinakamalaking ekonomiya at pangatlo sa may mga nuclear weapon reserve sa buong mundo at isa rin sa may pinakamalakas na military forces sa buong mundo. Ang China at Russia ay kilala din na magkaalyado as in magkaibigan sa hirap at ginhawa. Ibig sabihin, kagaya ng mga nakaraang World War II, noong 1945 ay nadamay at ginawang war battlefield ang Pilipinas ng mga Hapon at Amerikano dahil isa ang Pilipinas sa kaalyado ng Amerika. Kung sakaling ang Pilipinas o si Pangulong Duterte ay makikialam sa sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia at magkakaroon ng tinatawag na World War III at umabot dito sa Asia, ang China na kaalyado ng Russia ay kikilos naman sa Asia upang harangin ang mga kaalyado ng Amerika katulad ng Japan, South Korea, Taiwan, Indonesia at Vietnam. Ngunit kung ang Pilipinas ay magiging neutral sa nangyayaring giyera sa Europa ay mas malaki ang mas posibilidad na maiwasan natin ang malaking epekto ng giyera kung magkakaroon ng ikatlong pandaigdigang giyera o World War III. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino, pabor ka ba sa desisyon ni Pangulong Duterte na maging neutral na lang sa nangyayaring giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine? I-comment lang ang iyong reaksyon sa video sa baba.